Showbiz Fanatics, GMA executives abay tuluyan na nga nagkinansela at sinipa ang Tape Incorporated T7 abay kanselado na. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po. And for today's video, panoorin po muna natin ang grand entrance ng It's Showtime papunta po ng GMA Network, kung saan officially ay tinanggap na nga ng It's Showtime production at ng ni Vice Ganda ang offer ng GMA 7. Let's watch this. Trending ngayon sa Twitter at sa lahat ng social media platform ang isa sa mga historic, no, na pangyayari ngayong araw, kung saan officially ay in-announce na nga ng GMA Network na officially ang It's Showtime na ang papalit sa tahanang pinakamasaya na kanilang noontime program noon, kung saan sinabi nga at formal na ipinakilala nitong si Attorney Felipe Gozon ang in-welcome niya ang It's Showtime family sa kanila pong bakuran. So historic, It's Showtime officially airing on GMA starting April. Executive from rival network ABS-CBN and GMA signed contracts today to indicate noontime variety show It's Showtime will officially air on the latter network. Leading the ABS-CBN executive were Chairman Mark Lopez and President Carlo Katigbak, while the GMA officer were led by Felipe Gozon and Gilberto Duwabit Jr. The contract signing held in GMA Network Center on EDSA Corner Tibok Avenue was hosted by ABS-CBN Robbie Domingo and GMA Iya Bilanya. Iyo was previously with ABS-CBN from 2004 to 2014. In attendance were It's Showtime host Vice Ganda, Ann Curtis, Bong Navarro, Kim Chu, Ogie Alcacid, also returning to GMA, Karil, Ami Perez, Jong Hilario, Teddy Corpus, Jugs Jugueta, Ryan Bang, Ayod Perez, Darren Espanto, and Jackie Gonzaga, MC Lasi, Encian, Sean Dominguez. Carlo expressed his gratitude to the GMA executive for welcoming them into the family and praise the It's Showtime team and fans for their endless love and support. Gilberto reciprocated the warmth of the ABS-CBN executive and guest, acknowledging the happiness and joy that It's Showtime has brought to the Philippines for the past 15 years. Attorney Felipe Gozon teased Carlo Vau the noontime variety show would steadily improve given it had that backing of two networks, also quipping that rating could see an immense rise. So dahil dito, nakaramdam nga ng pressure itong si Vice, no? Patungkol dun sa sinabi nga nitong si Attorney Felipe Gozon kay Mr. Carlo Katigbak. Vice spoke on behalf of the It's Showtime host to repeatedly thank GMA for accepting them. This is just so historic, so iconic. This is mothering. Who would have thought na mangyayari ito na magsasama ang ABS at ang GMA? Ang pag-ibig daw nagsisimula sa spark, pero yung sa inyo sumabog. Vice Ganda comparing the two network to balls capacity brought together by a transformer. Congratulations to all of us. It's Showtime takes the spot vacate by television and production exponent or Tape Incorporated tahanang pinakamasaya, which is now off air. Last July, It's Showtime moved to GMA subsidiary GTV after it declined TV5 offer to move to delayed telecast at 4:30 p.m. To give way to then show, EAT hosted by Tito Soto, Big Soto, and Joey De Leon, which now goes by It Bulaga after the trio claimed the rights to the name. It's Showtime will give an airing to the main GMA channel beginning April 6. The first Saturday after Holy Week, then every Monday through Saturday from noon to 2:30 p.m. So ito na nga po yung sinasabi nila na sabing ganon, ito na raw yung tapatang pinakamasaya.
So saan kung mapanood po natin dati, na talagang sila talaga yung rival na network or rival noontime program na nagkaroon ng plot twist. Pero ito nga ang tanong lahat. Ano po ang nangyari dun sa T7 na sinasabi at kinoconfirm ng ilan sa mga tape vloggers na sinasabi nilang ito raw ang kolaborasyon na mangyayari sa tape at sa GMA7. So is this kanselado na or deleted na yung plan, because it is because of the biggest utang na meron po ang tape. Kasi matatandaan, matapos silang magpaalam sa GMA7, kasabay nito, naaspatan po sila na nag-evacuate dun sa place. Which means na talagang wala na po silang kabalak-balak ng bumalik dito po sa APT Studio at sa GMA Network. Dahil marami na rin sinabi itong si Mr. Halusos, si Mr. John Halusos, ano, patungkol dito sa issue na ito, na tila baga sinasabi niya sa kanyang statement na napagkaisahan di umano sila ng GMA. Dahil nga naman parang naramdaman nila na inaantay na lang talaga silang magpaalam para po ipwesto na ang It Showtime dito po sa nasabing network. So medyo may ano, partly totoo, partly hindi, 'di ba? Pero yun nga, katulad po ng konfirmasyon ngayon, tuluyan na ang sinipa, inichipwera, tinanggal ang Tape Incorporated, at ito po talaga yung tinatawag na katapusan, sapagkat pumirma na po ng kontrata, nagkapirmahan na ng kontrata ang ABS-CBN at ang It Showtime, na nangangahulugan lamang na talagang confirm na po ito, wala nang atrasan, na ang It Showtime na nga ang makakatunggali sa pananghalian ng TBJ or ng It Bulaga. Ito na po yung isa sa pinaka plot twist na mangyayari ngayon sa noontime, na kung dati po napapanood natin ang ABS-CBN, It Showtime sa TV5 at ang It Bulaga na sa GMA7, ngayon parang nagkaroon ng reshuffle, ano? Nagkaroon po ng malaking twist. Sila naman po ngayon ang nasa TV5 at ang It Showtime ang siyang pinapasok sa tahanan ng GMA7. Pero this time, napakaganda po ng ano na to, ng tapatang ito, kasi magkaiba naman sila ng identity eh. Kung ang It Showtime po, ang talagang kinikater nila is more on entertainment. Ito kasing sa It Bulaga, entertainment din siya na namimigay ng papremyo. Ito po kasi sa kabila, sa It Showtime, parang more on purely entertainment lang talaga eh. O meron man silang binibigay ng papremyo, hindi rin naman katulad nung ginagawa sa It Bulaga na nakasanayan nating panoorin. Kaya ang pinakapanalo dito ngayon, yung mga manonood, ang madlang people at ang mga Davar Cats. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdge TV.